Nakakagulat na sinapit na pagpanaw ng Slapshock vocalist na si Mr. Jamir Garcia ngayong araw, ating tututukan ngayon. Nagulantang ang lahat ng kumalat agad sa social media ang balita na pumanaw na nga ngayong araw, November 26, 2020, ang sikat na vokalista ng sikat na bandang Slapshock na si Jamir Garcia. Slapshock nga ay isa sa pinakasikat at pinakapopular na banda dito sa Pilipinas, gayon din sa iba't ibang parte ng mundo. Ang grupong ito ay nabuo taong 1997 bilang NU Metal Band, ngunit kalaunan ay nag-shift sila bilang metalcore style band. Ang grupong Slapshock ay binubuo ng membro na si Jamir Garcia bilang lead vocalist, si Lina Dela sa bass guitar, si Lian Ansing sa lead guitar, si Chi Evora sa drums, at si Jerry Basco bilang rhythm, guitar, and backup vocals. Ang bandang Slapshock nga ay nakatanggap na ng maraming awards at nominasyon sa iba't ibang award-giving bodies. Isa sa mga pinakapopular na kanta ng bandang ito ay ang Agent Orange, Sigaw, Misteryo, Cariño Brutal, Unshakeable, Langit, at ang iba pang mga kanta na sumikat at pumatok sa karamihan. At ngayong araw nga ng Webes, November 26, 2020, ang Slapshock vocalist na si Vladimir, aka Jamir A. Garcia, ay talagang pumanaw na sa edad na 42. Matapos nitong bawiin ang sarili niyang buhay. Ayon nga sa natanggap na impormasyon ng Quezon City Police District, inatagpuan ang nasabing vocalista na wala ng buhay sa mismo loob ng kanyang bahay sa barangay sa Gandaan, Quezon City. At ayon naman sa Facebook page ng Death Threat Production, si Jamir Garcia ay isinugot agad sa Metro North Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng mismong attending physician niya na si Ermin Cabanela. Maraming sikat na personalidad nga ang nagulat at nalungkot sa pangyayaring ito. Isa na diyan, si Mr. Kian Cipriano, isa sa mga vokalista ng sikat na bandang Kalye Lili. Ayon kay Kian Cipriano sa kanyang official Facebook page, napakalungkot at napakabigat ng balita na bumungad sa akin ngayong araw na ito. Kanino ko pa sinasabi sa sarili ko na sana fake news, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Isa si Jamir sa mga pinaka-humble na taong nakilala ko sa music industry. Tuwing magkakausap kami, palagi siyang may advice na makabuluhan, kumbaga no bullshit. Naaalala ko pa dati, habang sabay kami na kumakain sa airport, sabi niya sa akin na huwag kang matakot o tumanggi sa mga offers na hindi worth your value. Kasi siguradong may darating na mas maganda at mas malaki. Huwag mong ever ibababa yung value mo. At dala-dala ko yun hanggang ngayon. Alam ko na hindi lang business advice yun, advice din yun sa buhay mismo. Napakataas ng respeto ko sa taong ito. Hindi lang dahil magaling siyang musikero, pero dahil pinakitaan din niya ako ng respeto na hindi ko basta-basta natatanggap sa lahat ng musikero, lalo na nung panahong nagsisimula pa lamang ako. Nung panahon na pakiramdam ko, hindi kami siniseryoso ng mga artist na nauna sa amin. Si Jamir yung isa sa mga nagparamdam sa akin na parte ako ng industriyang ito. Nakakagulat ang balitang ito. Nakikiramay ako sa buong pamilya. Rest in peace, Jamir Garcia. Salamat sa lahat. Isa lamang si Mr. Kian Cipriano sa libu-libong Pilipino na nalungkot na marinig ang balitang ito. At ngayong ang araw ay wala pang inilalabas ang Quezon Police District na mismong detalye at impormasyon sa mismong mga kasama ni Jamir sa kanyang bahay.